Hi guys! Welcome back po sa ating YouTube channel. Sa video natin ngayon ay mag-i-install po tayo ng one-gang switch na may dalawang ilaw. So sa nakaraang video natin ay nag-i-install tayo ng one-gang switch na may isang ilaw. So ngayon naman ay dalawa na yung gagawin nating ilaw. So meron akong ginawang wiring diagram sa vlog natin ngayon. So ipapakita ko sa inyo. Ito na yung ating wiring diagram na gagawin natin ngayon. Yung title ng vlog natin ay one gang switch with two bulbs. So yan. So sa ating diagram, so makikita nyo dito guys ay meron tayo ditong circuit breaker. So ito yon, circuit breaker natin. Tapos switch. Yan. So single switch. Tapos dalawang ilaw natin. So yan. So dito naman guys, simula dito sa ating circuit breaker, ito yung ating live. So yan. So yung ano kasi natin guys, yung supply ng kuryente natin dito sa so yung supply ng kuryente natin ay line to neutral. So yan. So simula dito guys, ito yung ating live wire. So yan. So papunta to dito sa ating switch. So yan. Tapos ito naman guys, ito yung ating neutral o yung ating zero volt. Yan. So papunta to dito sa ating ilaw. So yan. Tapos dito naman. Yan. So dito yan. Tapos simula naman dito guys. Yan. So sa ating ilaw, ito yung ating return. So yan. Papunta dito sa ating switch. So ito rin. Yan. Simula dito sa ating ilaw, papunta dito sa ating switch. So yan, ipaliwanag ko na sa inyo yung ginawa kong wiring diagram. So mabalik naman tayo dun sa ating sinet up na gagawin natin. So guys, ito na yung actual na gagawin natin. So yan. So ito yung ating circuit breaker. Yan. So tapos yung ating junction box. So ito yung ating utility box. So meron na rin tayong nilagay na wire dito. So yan. So yung wire na galing sa circuit breaker. So ito yun guys. Yan. Ito yung kulay red. So ito yung ating live. So so makikita nyo dito sa ating diagram. So ito yung live. Tapos ito naman yung ating return. Yan. So ito yun. Tapos itong itim naman na ito. So ito yung neutral na galing sa ating circuit breaker. Tapos ito rin yung sa pangalawang ilaw natin. So yan. So yan guys, umpisahan na natin yung pagwa-wiring natin. So paalala lang muna, bago tayo mag umpisa dun sa ating gagawin, lalo na dito sa electrical, kailangan muna nating naka-off yung ating circuit breaker para hindi tayo ma-kuryente pag ating mahawakan yung ating mga wire. So, tara guys, umpisahan na natin. So, yung unang gagawin natin dito guys, yan sa ating, so mapapansin nyo dito sa ating diagram. So, ang uunahin natin dito yung ating return, yung kulay red. So, ito yun guys. Ito yung return dun sa ating pangalawang ilaw. So, yan. So, ito naman yung ating return. Yan, so red. So magtatapping tayo dito. So yan, babalatan lang natin to dito. Yan, tapos itatapping natin. So nabalatan na natin yung ating return. Tapos babalatan rin natin yung ating neutral. So yan guys, nabalatan natin yung dalawa. So babalatan rin natin yung ating tapping natin. So guys, natapos na nating balatan. So yan. So magta-tapping na tayo. Unahin lang natin yung ating return natin. So dito. So sa pagta-tap naman ito guys, kailangan mahigpit yung pagta-tapping natin or yung higpit nung pagka-splice dahil pag hindi kasi mahigpit yan, ang mangyayari,
mag-iinit yan, tapos yan, yan yung sanhirin ng masusunog yung kuryente natin, or yung, or pag maluwag rin yan, mag-spark yan, tapos yun, magkukos rin ng sunog rin. So pagkatapos natin yan ay babalutan agad natin ng electrical tape. So pagbabalot naman ng electrical, guys, ay kailangan mahigpit rin. So batakin yung electrical tape para mahigpit. So yung kapal naman itong paglalagay ng electrical tape, kung gano'n naman kakapal yung insulation ng ating wire, so gano'n rin kakapal yung babalot natin na electrical tape. So yan. So yan. So tapos na natin yung ating return. So ito yun. So next naman yung ating neutral. So yan. So yung kulay black. So kung anong ginawa natin dun sa una, so ganito rin dun sa neutral natin. So higpitan. So yan, guys, natapos na nating itap yung ating mga wire. So yan. Ang susunod naman natin gagawin dito ay maglalagay naman tayo dito ng bukilya. So yan. Umpisahan muna natin dito sa unang ilaw natin. So ito. So nabalatan ko na rin dito. So ito naman yung ating bukilya. So sa paglalagay naman ng wire dito, guys, yung neutral ay ito yung threaded, tapos yung gitna yung ating live. So ito yun, guys. So ito yung ating neutral. So yung wire naman natin, yung ginamit natin ay yung kulay black. So yan. So ito yun. So ipasok lang natin to dito. Yan. So yan, guys, natapos na natin ikabit yung unang bukilya. So next naman itong pangalawa. So next naman natin gagawin yung ating switch, yung single switch. So ito yon. So yan, bubuksan lang natin to. Yan. So sikwatin nyo lang dito, yan. Delete. Yeah. So ito yun na yung single switch. So yan. So unang ikabit natin dito, guys, yung galing sa ating circuit breaker. So ito yung galing sa ating circuit breaker. So yan. So pasok nyo lang dito, guys. Yan. So pag tumunog na yan, ibig sabihin na naglalock na yung ating wire. So yan. So yan. So next naman yung ating return. So ito yun, yung galing dun sa ating mga ilaw. So ito yun. So yan. So, tumunog na. So ibig sabihin okay na. So dito naman, guys, ay maglalagay kayo ng mga allowance dito. Allowance ng ating wire para pag in case na may gagawin tayo or may gagawin kayo, so mas madali sa inyo na ayusin. So yan. So ipapakita ko lang sa inyo, guys. Ilalapit ko lang yung ating camera para mas makita nyo. So ito yung ating switch. So yan, yung single switch. Tapos yun yung, ito naman yung ating pagka-splice ng ating wire. So yan. So ito naman yung paglalagay ng wire dun sa ating bukilya. So
itong red na to, ito yung return natin. Tapos itong black na wire, ito yung neutral na galing dun sa ating circuit breaker. So ito naman, yan. So ganun din. So yan. So ngayon ay ipipix na natin yung ating bukilya tsaka yung ating switch. So yan. So yun guys, natapos na nating i-fix yung ating mga bukilya, tapos yung ating switch. So bago naman natin buksan yung circuit breaker natin, kailangan muna nating i-check natin yung wiring connection niya kung meron bang short circuit. So dito gagamit tayo ng tester natin. So ito yung ating tester. So yan, so ilagay nyo lang dito sa ohms. So kung sotek yung ano nyo or yung digital, so ilagay nyo lang yung dito sa ohms, tapos pindutin nyo lang yung select. So para dito tayo sa continuity. So pag so dito yan guys, yan. So naka-continuity na yung ating tester. So dito, so i-check muna natin. So, yan. So, mayroong short circuit dun sa ating ginawa, so, ibig sabihin, tutunog to. So, yan. So, dito natin unahin sa may ating circuit breaker. So, yan guys. So, yung test probe natin, so, itapat nyo lang dito sa dalawang, tornilyo niya. So, yan. So, hindi siya tumunog. So next naman ay dito naman sa ating bukilya. So yung test probe natin na red, so dito natin yan ilagay sa gitna. So tapos yung ano niya, yung black na test probe natin, so dito sa gilid. So yan. So wala siyang tunog. So ibig sabihin, walang short circuit sa ginawa natin. So yan. So next naman ay maglalagay na tayo ng bumbilya. So yan. So yan, tapos na natin ilagay yung ating bumbilya. Bubuksan na natin yung ating circuit breaker. So yan. So yan guys, na kabukas na. So bubuksan na natin yung ating switch. So yan. So yan guys, umilaw na yung ating ilaw. So i-off natin. So yan. So buksan natin ulit. So yan guys. So okay yung ating ginawa. So yan. So off natin. Buksan ulit. So yan guys, ganyan lang yung paano mag-wiring ng one gang switch na may dalawang ilaw. So kung meron man kayong katanungan sa ginawa kong video tutorial, so paki-comment na lang po para pag-usapan natin yan. So hanggang dito lang muna at maraming salamat po sa inyong lahat.